Hi kids, you want magic? I can't hear it. You wanna see magic? All right then, say. Alam niyo ba na isa sa mga kinakatakutan ko nung bata pa ako, bukod sa maiwan na mag-isa sa bahay, ay ang makakita ng clown. Kumpara kasi sa mga ibang bata, ay makita ko lang yung mga kulay na mukha ng clown ay nanginginig na ako sa kaba na baka mamaya kunin ako bigla tapos itali, sabay tatakpan yung mga mata at bibig tapos gagawing hostage tapos joke lang. Ganun yung nasa pag-iisip ko noon nung bata pa ako, habang yung mga kalaro ko. Wow! May clown oh! Sigurado magpapakita siya ng mga magic tricks. Tara na, Abby! Jay, sunod tayo! Tara, tara! Ayoko, kayo na lang. Eh, dali na! Kaya nga, tara na, Abby! Ay, naririnig niyo yun? Tawag na ako sa bahay. Sige, bye-bye, bukas na lang ulit ah! Yung bang kapag nakakita ko ng clown, imbis na ma-excite para panoorin sila, ay automatic na tatakbo ko ng pagkabilis-bilis pabalik ng bahay. Naalala ko dati sa sobrang takot ko sa clown, nagawa kong magtago sa ilalim ng lamesa. Nangyari yun nung inimbitahan kami ng kapitbahay namin na makisalo dun sa birthday party na gaganapin sa kanila. Nung mga time na yun, na-excite ako kasi sino ba namang bata ang hindi ma-excite kapag may mga birthday party, diba? Ang saya ko nung pagpunta namin dun sa bahay ng kapitbahay namin. May mga makulay na nakasabit, may mga lobo, palaro, maraming handa, maraming upuan at lamesa. Kaso, may clown. Oh my goodness, bakit may clown? Malamang birthday party nga eh. Lakas magreklamo no, kala mo siya may birthday eh. May clown guys! Not just one, but two. Ay, di ko pala sure kung dalawa ba sila o tatlo. Pero sa pagkakatanda ko kasi dalawa sila eh. Ano ba yan? Magkikwento na nga lang, di pa sure. Ay, sorry ah. Noong mga panahon na yun, gusto ko na lang umuwi. Kaso, di ko masabi kay mama. Kasi tahimik lang ako na bata noon eh. At saka nakakahiya rin kung iisipin kung aalis kami, di ba? Kasi syempre, imbitado kami tapos bigla kami aalis dahil lang sa natatakot ako sa clown. Isipin nyo nga, anong klaseng excuse yun? Kaya ang ginawa ko na lang, nag-go with the flow na lang ako. Todo iwas ako ng tingin sa mga clown nun para di ako matakot. Pero kahit na nung iwas gawin ko, di ko pa rin maiwasan na hindi mapatingin sa kanila. Kasi nagpe-perform sila sa harap nun eh. Alam na ngang tumalikod ako, di napagkamalan pa akong may sariling mundo. Hala, okay lang ko Yosho. Tas yun nga, pagkatapos magpalaro at mag-magic ng mga clown, dumating na rin sa wakas ang pinakahihintay ng mga bisita. Ang kainan. Unahan ko na sa pagsandok ka. Uy, kakantahan pa raw yung my birthday. Happy birthday to you. You belong to the zoo. Ay, mali pala. Happy birthday to you. Yay! Kainan na! Masaya at payapa lang ako na kumakain nun. Nang maya-maya, ay may nakapukaw ng aking atensyon. Hala! Tama ba itong nakikita ko? Akong papunta yung clown sa lamesa namin na. Ah. Hala, anong gagawin ko? Baka bigla akong kunin ng clown. Alis na lang pa ako. Balik na lang siguro ko ng bahay. Ay, hala! Malapit na siyang makapunta dito. Anong gagawin ko? So yun, napansin ko na papunta sa lamesa namin yung isang clown. At dahil nga sa takot ako na makidnap o ma-hostage, the joke lang. At dahil nga sa takot talaga ako sa clown nun, alam nyo ba kung anong ginawa ko? Hindi.
Ha? Nabanggit ko na yun kanina. Naalala ko dati sa sobrang takot ko sa clown, nagawa kong magtago sa ilalim ng lamesa. Nangyari yun nung inimbitahan kami ng kapitbahay namin na... Ikaw ah, di ka nakikinig ha? Eh? Ang ginawa ko, agad-agad akong nagtago dun sa ilalim ng lamesa. Ang duwag naman, nagtago sa ilalim ng lamesa. Weh, ikaw nga di nakikinig eh. Tas ito na nga yung sunod na nangyari. Makaraan ng mga ilang segundo, nung hindi ko na naaninag yung paa ng clown, ay... De, joke lang, hindi ganun yung nangyari. Ay, wala. Wala namang nangyari na kung ano. Huy, Abby, ano bang ginagawa mo dyan? Ay, wala po, ma. Tinitingnan ko lang po ito. Itong semento. Umupo ka na rito. And ayun, napagtanto ko na may parang ibinigay lang pala yung clown sa table namin na giveaway ata yun. Basta may binigay lang sa table namin. Ayun, may binigay lang pala. Oh, may binigay lang pala eh. Ang OA mo talaga. Look, okay. Ngayon eh, siguro napapaisip kayo kung saan nagsimula o paano nagsimula yung pagkatakot ko sa mga clown noon. Nung bata pa kasi ako, may napanood ako sa TV na cartoons. Yung cartoon na Ben 10. Then isa sa mga episode doon, eh pinalabas itong clown na to. Oo, ayan. Nakakatakot, diba? Unang pagkanood ko dyan eh, natakot talaga ako. Kaya ayun, itong payaso na to yung punot dulo kung bakit pati sa mga totoong clown, eh natakot ako. So yun, kung tatanungin nyo naman ako ngayon kung takot ka pa rin ba sa clown, Ate Abby? Well, the answer is hindi na. Laki-laki ko na eh. Magugulatin nga lang. So, bago matapos itong kwento, gusto ko lang sabihin ang moral lesson na napulot ko mula sa experience na to. At iyon ay ang huwag natin kaagad husgahan yung kapwa natin tao. Hindi kasi porket masama yung unang tingin natin sa kapwa natin, ay ganun na talaga ang buong pagkatao nito. Na akala natin masama yung tao base sa kung ano ang nakikita at naririnig natin tungkol sa kanila. Hindi natin alam, eh maganda naman pala ang hangarin nila. Kagaya nga ng sabi sa isang sikat na kasabihan, "Don't judge the book by its cover." Kayo ba? Takot rin ba kayo sa mga clown? Kung oo, ay huwag na kayong matakot kasi hangarin lang naman nila na makapaghatid ng tuwa at saya para sa mga bata. Hindi lang sa mga bata ah, kundi para na rin sa mga isip bata. Comment down below kung ano yung mga experience nyo pagdating sa clown at sabay-sabay natin yung basahin. So yun, maraming salamat pala sa mga nakasama natin sa video na to, sila Kana at Jeshu. You can check and support their animations and artwork sa kanilang YouTube channel at Instagram account na ilalagay ko na lang sa description box. At maraming salamat din sa mga gumawa ng mga cutie na fan art na to. Salamat po sa effort. Na-appreciate ko po yung mga art nyo ng sobra. At shoutout din sa mga bawat pangalan na nakalagay dito sa screen. Pasensya na rin pala kayo ha kung natagalan ako sa pag-upload. Matagal talaga akong gumawa ng animation eh. Aminado ako dun. Plus yung mga iba ko pang gawain. Alam niya na. Pero anyways, ayun nga. Maraming salamat sa pag-aantay nyo at patuloy na pag-suporta sa isang Pinay animator na kagaya ko. Yun lang. Dami ko nang sinabi. Kita-kit sa susunod na animation. Bye-bye!